sabihin ng Panginoon, tayo po pala lahat na we are safe, we are secure dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Wala tayong dapat itatakot pa, wala tayong dapat magmahal pa sa ating future. Dahil ang Panginoon ang laging kasama, tayo po laging kumakain po sa kanya. Kaya sa mga kong ito, ating pupulihin ang kanyang takilang bahay. Thank you.
Sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po yung pagsiselebrate po ng araw ng pag-ibig? Sino po ang kasama natin? Yung ating po bang mahal sa buhay? O yung ikaw lang mag-isa ang nag-celebrate? Kung ano pa man yun, ang importante ay sineselebrate natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating sarili, at lalong higit sa lahat, ang pag-ibig natin sa ating Diyos. Etong buwan ng Pebrero ay pagkakataon na naman para makapag-share sa inyo ng
salita ng Panginoon Diyos patungkol po sa pag-ibig natin sa ating sarili. Kung ang una po ay pinag-uusapan natin, unang linggo, yung pag-ibig natin sa ating Diyos at yung pag-ibig natin sa mission, and this time po yung pag-ibig natin sa ating mga sarili. Kaya atin pong basahin ang ating teksto sa Marcos 12:31. Ang pangalawa ay ito, ibigin mong iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat Ama sa patuloy na pag-ibig mo po sa amin. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat ng mga karinig at mga panood ng video na ito o ng mensahe na ito, patuloy ka pong mangusap sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon, at ikaw po, O Diyos, ang sumama sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kadalasan po nagkakaroon ng problema ay yung sa pag-ibig natin sa ating sarili ay yung pagiging selfish po natin sa kabilang banda. Na kaya atin pong alamin ito at pag-usapan, ano ba yung pagkakaiba ng pag-ibig natin sa ating sarili o yung self-love at yung pagiging selfish, yung pagiging makasarili. Sabi sa Merriam Dictionary, sabi ito, sa self-love, an appreciation of one's worth, virtue, proper regard for and attention to one's own happiness or well-being. Ibig sabihin po, na-appreciate mo lang yung sarili mo. Pinapahalagan mo ang sarili mo. Sa selfish naman po, concern exclusively with oneself, seeking or concentrating on one's own advantage, pleasure, or well-being without regard for others. Tagalog po, pagiging makasarili. Talagang tinetake advantage mo lang minsan yung lahat. Minsan talagang okay na yung meron ka kahit wala yung iba. Pagiging makasarili talaga. Ayan po yung pagiging pagkakaiba ng dalawang bagay na ng self-love at pagiging makasarili. Yung pagmamahal mo sa sarili mo at yung pagiging makasarili. Ang pagmamahal sa sarili ay papapakita lamang ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. At ibang-iba po sa pagiging makasarili. Kaya naman, bigyan po nating importansya ang ating sarili. Dahil unang-una po sa lahat, no, sinabi ng Panginoon Diyos, we are fearfully and wonderfully made. Sabi sa Psalms 139:14, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Sobrang dapat tayong magpasalamat sa Panginoon Diyos dahil tayo ay ginawa niya na kamangha-mangha at kakaiba. At ito ay ayon sa kanyang wangis. Pangalawa po, tayo ay importante. Kasi maging yung buhok natin, sabi sa Luke 12:7, maging yung buhok natin ay bilang niya. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong magmahalaga kaysa maraming maya. Ganyan tayo ka-importante sa paningin ng Panginoon Diyos. Kaya naman, gusto niya mangyari sa atin, kung ikaw ay importante sa Kanya, no? Kung ako ay importante sa Panginoon Diyos kasi ako ay nilikha niya, dapat marunong din ako importansyahan ang aking sarili. Marunong akong mahalin ang aking sarili. Kasi ang Panginoon Diyos ay tinuruan niya tayo kung paano natin mahalin ang ating mga sarili. By taking care of our body. Sabi sa 2 Corinthians 6:16, anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay gaya ng sinabi ng Diyos. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking
bayan. Na ang Panginoon Diyos, na tayo po ay templo ng Panginoon Diyos. Kaya dapat natin po itong inaalagaan. Kung ayaw natin na magkasakit ito, kung ayaw natin itong bigyan ng bisyo, kasi bilang mga Kristiyano, kasi yan po yung na-highlight sa atin eh. No? Tayo po ay templo ng Panginoon Diyos, kaya huwag natin ito pababayaan. Huwag tayong mabisyo sa isang mga bagay. Yung bisyo naman kasi hindi lang naman sa alak, sigarilyo, sa sugal, sa pagbababae. Hindi lang naman yan. Marahil minsan nagkakaroon ka na ng bisyo sa pagpupuyat mo sa panonood, sa paglalaro. May bisyo ka na rin sa pagkain ng mga taba, mga maaalat, no? Pagkakape. No? May mga bisyo na sumusobra na talaga at hindi na rin maiwasan. At ito ay nagdudulot sa atin ng sakit at hindi natin na mamalayan na nagkakaroon na pala ng karamdaman yung ating katawan. At ito yung pumapakita na pinapabayaan natin ang ating sarili. Kulang tayo sa pagmamahal. Kaya naman atin pong bigyang importansya po yung pagpapahalaga sa ating sarili. Dalawang bagay po, treat yourself at make yourself looking good. Una po, treat yourself. Sabi nga ng Panginoon Diyos kay Elijah nung siya ay nakaramdam na ng pagod at siya ay nakaramdam na ng down na siya, gusto nang give up. Alam ng Panginoon Diyos kung paano i-treat ang tao na ganyan ang kalagayan. Binigyan niya ng pagkain, ng tinapay, binigyan niya ng inumin at kapahingahan. Ayan po ang ibinigay kay Prophet Elijah nung siya ay nakaranas na ng problema, pag-aalala, pagsubok, yung feeling down na siya, yung parang hinanghina na siya. Ayan po, ganyan po tinreat ng Panginoon Diyos si Prophet Elijah. Sa isang banda po, tayo pong mga tao, ganun din po tayo. Napapagod, nagugutom, nag-aalala, na namumroblema, at maraming alalahanin na dumarating po sa atin. Paano po natin tinitreat yung ating mga sarili? Ako po, tinitreat ko yung sarili ko kapag po ako ay sobra ng namumroblema at napapagod na yung aking katawan. Tinitreat ko yung sarili ko. Pupunta ako sa isang kainan na gustong-gusto kong kainan at pupunta ako sa isang lugar na gusto kong puntahan at nare-relax ako. Ganun ko po tinitreat yung aking sarili. Kayo po, paano nyo po tinitreat yung sarili nyo para masabi nyo na pinapahalagaan nyo ang inyong katawan? Pangalawa po, make yourself looking good. Tinitingnan po natin yung ating mga sarili na dapat okay po tayo sa harapan ng mga tao. Kasi po meron pong isang account sa Biblia sa Matthew 6:16 na yung mga tao na nag-aayuno ay naglumukhang malungkot. No? Ito po ay pagkukunwari. Dahil pinapakita po nila ang kanilang mga itsura na mukha silang nag-aayuno talaga. Ito po ay konteksto ng pag-aayuno. Pero sa isang banda po, tinuturuan tayo rito ng ating Panginoon Diyos na kung ikaw ay nag-aalaga sa iyong sarili, dapat tinuturuan mo ang iyong sarili na okay sa harapan ng tao. Na dapat binibigyan mong pahalaga yung sarili mo na maging okay sa iba. Yung mata nila na hindi nakatingin sa atin na mukhang kawawa, mukhang malungkot, at mismo tayo, tinitingnan natin yung ating sarili na mukhang kawawa, mukha ng malungkot, at hindi kaaya-aya. Alam niyo po ba na minsan dapat bigyan nating pansin na yung mga kasuotan natin. Kaya nga mas gustong-gusto ko nga na bumili ng gamit kapag mayroon ako. Dahil ganun ko rin po pinapahalaga yung sarili ko kasi ayoko naman na
makita ng mga ibang mga tao na mukha akong kaawa-awa, mukha akong pulubi, no, mukha akong walang pera. Gusto ko makita nila na ako ay anak ng Diyos na hindi ako pinababayaan. Kayo po, ano pa, paano niyo po ginagawa ito? No. Dapat po tingnan natin, pakita natin sa kanila na okay yung itsura natin bilang mga Kristiyano. Minsan po yung ibang mga tao pa, nagpapaawa, walang sasakyan, walang bahay, no? Walang makain. Yung talagang sinisave nila ang kanilang money, no? Inilalaan sa iba para sa ibang mga bagay na hinahayaan na lang nila ang kanilang mga sarili. Kung may kakayanan naman, bakit hindi mo gawin? No, hindi naman yan masama. Ang mangarap, hindi man masama na mag-ipon ka, hindi man masama na bumili ka ng isang bagay na pangangailangan mo naman. Ganyan mo po dapat tinatrato ang iyong sarili kasi mahal mo yung sarili mo eh. Paano mo magagawa yan sa isang kapwa kung hindi mo pa nagagawa sa sarili mo? Kaya matuto po tayo na pahalagahan ang ating mga sarili. Bigyan po natin ng pangangailangan yung ating pangangatawan, pagkain, inumin, at kapahingahan, damit, kasuotan, at ilan pang mga bagay na mapangangailangan ng ating mga pangangatawan. Pangalawa naman po, kung mahal mo ang iyong sarili, dapat meron kang magandang relasyon. Sabi sa Marcos 12:30-31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ang pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam niyo po, mahirap pumasok sa isang tahanan, no? Makisalamuha kung ang relasyon nyo ay hindi naman okay. For example, yung family, yung kapatid mo, hindi mo siya makausap kasi hindi maganda yung relasyon nyo. Hindi kayo okay. Pagkakain na kayong family, hindi kayo kumpleto. Bakit? May samaan ng loob, hindi maganda yung relasyon. Pag matutulog na, mag-asawa, magkatalikuran, pikit na ang mata, wala nang usap. Kung hindi dati, nag-uusap pa bago matulog, nag-share pa ng kung nangyari ng buong maghapon. Pero dahil hindi na naging maganda yung relasyon, wala na nangyayaring ganun at katagalan. Ikaw na lang mag-isa matutulog sa kama. Yung partner mo sa ibang higaan na rin natutulog, ayun ang masaklap na mangyayari kapag ka po pinabayaan natin yung relasyon natin sa ating kapwa. Ang mangyayari po talaga, hiwala yan. Kung hindi yung mabubroken family po, kung yung relasyon, magkakahiwalay. Kailangan talaga sa isang relasyon, meron kang time. Sa isang relasyon po, dapat merong pagpapakumbaba. Kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na ikaw ay masaktan. Kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na matutulog ka na masama ang loob mo. Kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na patuloy ka lang nanlulumo. Patuloy ka na mumroblema. Namumuhay ka sa lungkot. Tandaan mo po kapatid, hindi po yun pagpapakita ng pagmamahal. Kung mahal mo ang sarili mo, kahit sila may kasalanan, ikaw na ang lumapit. Kasi mahal mo yung sarili mo eh. Ayaw mo na mamuhay ka sa ganong sitwasyon eh. Gusto mo maging maayos yung buhay mo. Maging maayos yung relasyon mo sa iyong kapwa. At pangalawa, yung maayos yung relasyon mo sa iyong Diyos. Tandaan mo ito kapatid. Tandaan mo ito po. Wala ka kung wala ang Diyos. Kung ano po, paano mo tinitreat yung sarili mo? Kung paano mo binibigyan yung sarili mo ng pagkain, kasuotan, damit?
Wala yan eh. Kung wala ang Diyos sa iyo. Kung hindi maganda yung relasyon mo sa Diyos, mababaliwala ang lahat ng yan. Walang kaligayahan kang mararanasan. Dahil sa Panginoon Diyos nagmumula ang lahat. Kaya lagi mo pong pakakatandaan, kapatid, na yung magandang relasyon ay magdudulot ito ng magandang buhay dito sa lupa. Relasyon natin sa ating kapwa, sa family, sa ating Diyos, yung relasyon natin sa ating Diyos, no? Kung paano tayo mamuhay dito sa lupa, ay magiging maganda. Magiging maganda. Kung meron ka lang time at magiging mapagpakumbaba ka, no? Isipin mo na mahal mo ang sarili mo kung bakit mo ito ginagawa. Pangatlo po, pag-usapan natin, no? Isipin natin yung future natin. Sabi sa Mark 12:30-34, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip, at ng iyong buong lakas. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Sinabi sa kanya ng tagapagturo ng kautusan sa verse 35-32, tama ka guro, batay sa katotohanan ang sinabi mo na iisa nga ang ating Panginoon at wala nang ibang maliban sa kanya. Ang umiibig sa kanya ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas, at ang buong umiibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili ay higit kaysa lahat ng mga handog na sinusunog at iba pang mga hain. Na makita ni Jesus na matalinong sumagot ang lalaki, sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Mula noon, wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Dalawang bagay po sa future, yung temporary at eternal. Yung temporary po, ito po yung bahay, lupa, sasakyan, family, na ito po yung future na gusto nating mangyari. Tingnan nga natin eh, ang pagkatanda ko, pagkadating ko ng 40 years old, meron na akong bahay, lupa, sasakyan, no, stable na rin yung ano, yung trabaho ko, okay na. Pagdating ng 30, dapat stable na. Pagdating ng 40, dapat meron akong ganito at ganyan. Yung mga insurance, okay na rin. Yung mga anak, okay na rin. Kumbaga, ayun yung future. Ayun yung tinitingnan natin. Pero tandaan natin, temporary lang po ito. May limitation po ito. At gusto ko pong sabihin sa inyo na huwag nating iukol ang lahat ng oras natin sa pansamantalang buhay na ito. Hindi lang po yung natatapos doon. Huwag nating ibuhos ang lahat ng lakas, yaman, talino, dahil panandalian lamang po ang lahat ng yan. Ang mundong ito ay panandalian lamang. Dito tayo nabubuhay sa mundo na kung saan ay limitado po. Kaya yung future po natin ay hindi lang po nagtatapos dito sa lupa. Dapat may eternal ring tayo na pinaghahandaan. Ano po ito? Sabi po ni Jesus, sa paglalakbay, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya. Lumuhod sa kanyang harapan at nagtanong, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit tinatanong mo akong mabuti o tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti maliban sa isa, ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ginampanan ko po ang lahat ng iyan mula pa sa aking kabataan. Sa pagtingin ni Jesus sa lalaki, minahal niya ito at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo,
Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo ang salapi sa mga dukha. Sa gayon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nanlumo ang lalaki dahil sinabing ito at umalis siyang nalulungkot sapagkat marami siyang ari-arian. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga alagad, napakahirap para sa mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung pinaghandaan po natin yung buhay natin na temporary, paghandaan rin po natin yung buhay natin na eternal, yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po ay sobrang mahirap para po sa bawat isa, hindi lamang po sa mayaman, kundi po sa bawat isa. Bakit po? Kung ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan ng pera, kung ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan ng salapi, nabubuhay sa rangya, at yung pagkakataon na ikaw ay naghangad ng buhay sa langit, future, no? Eternal life, kaya mo bang ibigay ang lahat ng ito? Yung ari-arian mo, kaya mo bang ibigay? Pagbili para sa iba, yung family mo, no? Kaya mo bang i-give up? Kasi yung kadalasan, minsan, talagang mapapahiwalay ka sa family mo para lamang sumunod sa Panginoon Diyos. Kaya mo bang i-give up yan? Hindi ko naman sinasabi na lahat na nangyayari ganyan. Pero may pagkakataon na ganyan na nangyayari. Kasi ang family mo, minsan, iba ang relihiyon. At ikaw ay willing o sumunod sa Panginoon Diyos dahil nalaman mo yung katotohanan. May pagkakataon na ganyan. Kaya napakahirap, no, sa bawat isa na sumunod sa Panginoon Diyos, lalo na ang pinag-uusapan ay yaman. Katulad ng tao na ito na sobrang napakayaman, siya ay nandumo dahil sa sinabi ng Panginoon Diyos na kung gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan, pagbili mo ang iyong yaman. Napakahirap at sa bawat isa po sa atin, no, hinihikayat ko po na kung paano tayo nagtatalaga ng oras natin sa ating pagtatrabaho, nagtatalaga tayo ng oras natin para sa ating family, no, nagbibigay tayo, naglalaan tayo ng oras para i-treat yung sarili natin, naglalaan tayo ng oras para bihisan ang ating kaso, ang ating damit, ang ating pangangatawan, naglalaan tayo ng oras para humanap ng lugar na pagtatayuan natin ng bahay at lupa, pupuntahan natin, sana ganun din tayo na pinaghahandaan natin yung ating mga future. Pinaghahandaan po natin yung future natin sa langit dahil ang lupa rito ay pansamantala lamang. Hindi ito pansamantagal. Pansamantala lamang po ito. Lahat to ay mawawala. At ikaw, kung mahal mo ang sarili mo, isipin mo yung future mo. Isipin mo yung buhay mo sa langit. Kaya dapat gumagawa ka na, nagtatrabaho ka na, para habang hindi pa huli ang lahat. Kasi kapatid, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Kaya dapat kung narinig mo ito, gumawa ka na ng paraan para yung future mo ay mapaghandaan mo na. Okay? Mahalin mo ang iyong sarili. Hindi po masama ang pagmamahal sa sarili. Ito po ay pagpapahalaga lamang po sa paglikha sa atin ng ating Diyos. Mahalin natin yung ating sarili. Sa gayon, matututo tayong mahalin ang ating kapwa at lalong higit sa lahat ang ating Diyos. Magandang umaga po and God bless.